Muli ay ginagawa po natin ang bawat isa sa ating pananambahan. Para po sa ating scripture reading, ay babasahin natin ang John 13:6-11. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not realize now what I'm doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." Then, "Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and it was why he said not everyone was clean." May the Lord has blessed upon the reading of his words. Dito mga kapatid, sa ating binasa, ay merong sinabi ang ating Panginoong Jesus na those who have had a bath need only to wash their feet, their whole body is clean. So, i-expose it po natin yan sa mga susunod na pangaral. Pero yung background niyan ay usually ay meron kasing public bath na kung saan ng mga tao sa panahon nila bago sila uwi sa bahay, nalimig na sila doon. And kaya malinis na sila pag-uwi sa bahay at dahil magabok doon at yung mga hayop nagkalat din, pati mga dumi ng mga hayop nagkalat, kaya uwi sila, madumi ang paa, kaya yung paa na lang ang hinugasan. At itong ating binasa na ito, although patuloy natin nakaraan, ito yung ating scripture reading natin, ito rin yung ating paksain sa pangaral, mainam yan para sa atin, para sa lalong retention, no? Doon sa naisip parating sa atin ng mga talatang ito. Na matututo tayo na mag-appreciate deeply doon sa binabasa natin, hindi ito parang lumalabas lang kasi may tendency sa atin na pag tayo ay nagbabasa is parang usual lang. Pero ito ay mas sa gantong, ika nga, sa gantong practice, mas napapahalagahan natin ang salita ng Diyos. No? Parang kagaya din lang yan ang pagkain na kanin. No? Ang mga Pilipino ay sila ay kumakain ng kanin. Hindi nagsasawa, umaga, tanghali, hapon. Yung mga nasa East Asian countries. Although, siguro magugulat kayo kung sasabihin ko sa inyo sa Indonesia, eh of course, rice din sila, pero ibang rice, malagkit sila. No, sticky rice. Yun yung common o staple food nila. Sa atin, kinakailan natin kapag may mga handaan, ano, mga piyesta. So, ang ating pong pamagat ng pangaral is Christ Cleansing, Embracing Its Fullness. At nais kong pukawin ang inyong atensyon dito sa balita na ito, na kung saan ay mag-reflect ito sa profound message sa John 39. Ito po ay isang recent event na nakaka-capture ng mga puso ng mga Pilipino. Just yesterday, our nation celebrated a historic achievement dahil kung si Carlos Edriel Yulo ay nanalo ng first ever Olympic gold medal for the Philippines in the men's floor exercise at the Paris Games. Napanood niyo ba siya? O hindi, kung hindi niyo napanood, yung ginawa niyo, tatumbling-tumbling na ano. Okay? So, this moment of triumph not only brought immense pride to our country, kundi na-highlight din dito yung dedication, perseverance, and humility required to reach such heights. Now, in similar vein, our scripture today speaks of a different kind of triumph and humility. In John 39, we see Peter's eagerness to be full cleansed by Jesus. Not just his feet, but his hands as well. At ang pangasis ito ay nagpapaalala sa atin ng completeness of Christ's cleansing and the humility we must embrace to receive it fully. Kung paano yung dedication ni Carlos Yulo ay nagdala sa kanya sa isang historic victory, our dedication to Christ and our willingness to be fully cleansed by Him can lead to a spiritual triumph that surpasses all earthly achievements. Today, ay mag-delve tayo sa ano bang ibig sabihin ng to embrace the fullness of Christ's cleansing. How can we, kagaya ni Pedro, can seek a complete transformation through Jesus? And how can this transformation empower us to live lives of humility, service, and dedication to God's glory? So itong context ito, sa John 13, ay alam natin na paghuhuga sa mga paa ng mga disipulo during the Last Supper. Tayo may mga, ito yung institution ng Holy Communion, no? Sa ating Holy Communion, wala tayong paghuhugas ng mga paa, tama? Pero sa ibang mga churches,
ay kasama yung paghuhugas ng mga paa. Ngayon, kung bakit sa atin hindi kasama, dito natin malalaman sa preaching na ito. No? So this act of humility and service is a powerful demonstration ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo and a foreshadowing of His ultimate sacrifice on the cross. Initially, nagre-resist si Peter doon sa paghuhugas na gagawin sa kanya ng Panginoong Jesus. But when Jesus explains that it is necessary for him to have a part with him, Peter responds with eagerness, asking for a complete washing. So Peter's eagerness and misunderstanding. Yung response niya, yung kanyang request para kay Jesus na hindi lang yung kanyang paa, kundi ang kanyang mga kamay at ang kanyang ulo, ito po ay nagre-reflect ng kanyang zealousness and desire to be fully united with Christ, kung maintindihan na niya, no? Na may kinalaman ito sa fellowship. However, it also shows a misunderstanding of the symbolic nature of this act. Iniisip ni Peter ang bagay nito sa terms ng physical cleanliness while Jesus is teaching about spiritual cleansing. Sa Reformed perspective, sa ating tinatayong Reformed theology, this highlights the human tendency to misunderstand the means of grace. Kapuri-puri or commendable yung eagerness ni Pedro, but it needs to be aligned with the true understanding of Christ's word. Yung symbolism of washing, yung paghuhugas ng Panginoong Jesus sa mga paa ng mga disipulo, ito ay nagsisimbolo sa cleansing from sin that He provides. It points to the necessity of spiritual purification for fellowship with Him. Sa ating paniniwala, ang gawain na ito ay nakikita bilang sign of sanctification. So it's isa siyang theological term when it comes to salvation. May nauna pa doon yung justification. Justification is a one-time act where believers are declared righteous through faith in Christ. Ang justification ay nagtuturo na dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, tayo itinuring na walang sala. Samantalang, ang sanctification, it is the ongoing process of being made holy. Kasi sa justification, kung wala kang sala, hindi banal ka. No? Banal ka kasi wala kang kasalanan. Pero yung sanctification, ito yung nagpapatuloy para sa'yo na mabuhay sa kabanalan. So Peter's request for a more extensive washing can be seen as a desire for deeper sanctification. Humility and service. By washing the disciples' feet, nagbibigay ang Panginoong Jesus ng example of humility and service. Siya na master takes the role of a servant, teaching his followers to do likewise. In our belief, yung Reformed theology, it emphasizes the importance of humility and service as fruits of genuine faith. Believers are called to follow Christ's example, serving others selflessly as an expression of their sanctification and gratitude for God's grace. Union with Christ. Yung sabi ng Panginoon, you have no part with you. Part with Jesus, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, in communion sa Kanya. Jesus tells Peter that unless he washes him, Peter has no part with him. Kaya nag-underscore ito sa pangailangan ng pagiging o ng nililinis ni Kristo to be in union with him. So, sa Reformed doctrine, union with Christ is a central theme in Reformed theology. It is through this union that believers receive all the benefits of salvation, including justification, sanctification, and glorification, to shorten that up. Peter's desire for a complete washing reflects the believer's longing for full communion with Christ. Now, here are three applications for that. Number one, understanding grace. Kinakailangan maunawaan ng mga mananampalataya na yung spiritual cleansing ay nanggagaling lamang ito doon sa tinapos na gawa ng Panginoon sa Kristo, hindi sa kanilang sariling mga effort. This calls for a humble acceptance of God's grace. Living out humility. Following Jesus' example, believers are to live lives marked by humility and service, reflecting the transformative power of the gospel. And thirdly, pursuing sanctification. Kagaya ni Peter, tayong mga mananampalataya ay dapat mag-desire ng mas malalim pang sanctification, continually seeking to be cleansed and made more like Christ through the word
of the Holy Spirit. Now, here is the message. True transformation in Christ requires a humble heart, accepting His cleansing in every part. So, pag sinabi natin transformation in Christ, it refers to the profound change na nangyayari when a person becomes a follower of Jesus. This change, hindi lang ito external, but deeply internal. Affections, or nakapit din ito sa ating thoughts, sa ating attitudes, sa ating mga actions. At yung scriptural basis niyan, yung Romans 12:2, na ito yung nangungusap doon sa being transformed sa pamagitan ng renewing of our minds, na nag-indicate na yung true transformation ay gawa ng banal na Espiritu doon sa ating loob. So it requires a humble heart. Yung humble heart, ito po yung nag-recognize ng pangailangan para sa Diyos and is willing to submit to His will. Kaya yung humility, napaka-essential niya because it allows us to acknowledge our sins and our needs for Jesus' cleansing. Kaya yung example ni Peter, yung kanyang initial resistance at pagkatapos ibiglang subsequent eagerness to be fully washed by Jesus, ito ay nag-illustrate ng isang journey from pride to humility. Peter had to humble himself to accept Jesus' act of service. Sabi natin, accepting His cleansing. So yung cleansing dyan, tumutukoy ito sa spiritual purification na iniaalok ng ating Panginoong Jesus. It is through His sacrifice on the cross that we are cleansed from our sins and made righteous before God. And it is an ongoing process. Sabi nga natin kanina, yung justification, one-time event lang yan. Pero itong sanctification or pagpapanal ay nagpapatuloy ito. We must continually accept Jesus' cleansing in our daily lives, allowing Him to purify us and make us more like Him. In every part, ibig sabihin, comprehensive transformation ito. It affects every aspect of our lives, our thoughts, words, actions, relationships, and even our innermost desires. It is not enough to be partially cleansed. We must allow Jesus to transform us completely. Kaya masasabi natin ito na total surrender, no? To Jesus, trusting Him to cleanse and guide us in all areas of our lives. It means letting go of our own ways and fully embracing His will. Ito yung question. What does Peter's request in John 13:9 reveal about the cultural significance of foot washing and its deeper spiritual meaning? Ang sagot natin ay ito. Deep desire for a complete spiritual cleansing. So it captures the essence of Peter's request beautifully. Sa context na iyan, yung deep desire ni Peter for spiritual cleansing, ito ay sumasalamin sa ilang mga key aspects. At ito yung ating pag-aaralan tungkol sa bagay na yung recognition of Jesus' authority, yung desire for full participation, yung humility and submission. Kaya yung Peter's request would have been seen as a profound expression of faith and humility. It would have highlighted the importance of recognizing Jesus' role as the one who cleanses and purifies, not just externally, but internally. Kaya itong phrase na ito, itong deep desire for complete spiritual cleansing, it encapsulates the essence of discipleship. Acknowledging our need for Jesus' cleansing and being willing to submit to His transformative work in every aspect of our lives. Kaya ang point lang natin na ito, true spiritual transformation requires a humble acceptance of Jesus' complete cleansing, recognizing it as an act of God's sovereign grace. So, may mga tao na pag-aalukin mo sila, no, na magsimba o tumanggap sa ating Panginoon, na maging mananampalataya sila, ay ang isang mga dahilan, isa sa mga dahilan ay alam nila na sila ay masama. Na parang iniisip na hindi naman ako nababagay dyan. No, para lang sa mga mabait, para lang sa mga banal. Pero hindi na nalaman na para talaga sa mga masama, no, ang lumapit, ang magkaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos, ang sumamba sa Kanya, ang magpuri sa Kanya sa mga bahay sa sambahan. So, explain natin yan by citing Romans 12:2. Ang sabi dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, pangunahin, sinasabi ito sa mga manampalataya na. Sinasabi ito sa mga Kristiyano na.
Hindi yung magiging Kristiyano pa lang. Kaya, yung isang tao, sasabihin niya, pag decided na ako na magpapakabait ako, saka na lang ako sasama sa iyo, ay hindi po yun ganun. Kinakailangan sumama ka muna. So this verse emphasizes the need for transformation to a renewal of our minds, which aligns with the idea of spiritual transformation. It underscores that this change is not superficial, but involves a deep inner renewal that comes from God. Hindi sa sarili natin. Kaya nga sabi dito sa Titus 3:5, He saved us, ang Diyos, niligtas tayo. Not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. Kaya hindi ka maililigtas ng iyong sariling pagsisikap. Na ikaw ay matuwid. Gusto mo matuwid ka sa harap ng Diyos para kayo maligtas. Hindi po. Kundi sa habag ng Diyos. Niligtas na tayo. This verse highlights that our cleansing and renewal are acts of God's mercy and grace, not based on our works. It supports the idea that true transformation is a result of God's sovereign grace. John 53. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, You are already clean because of the word I have spoken to you. Yung mismong salita ng Panginoon, yun ang nagpalinis sa mga disciples. So Jesus' words have the power to cleanse us, indicating that our spiritual cleansing comes from Him. This aligns with the need for a humble acceptance of His cleansing. So, sabihin ng tao na magpapakabait muna siya bago siya lalapit sa Panginoon. Ang problema, paano yung mga nagawa na niyang masama ng una pa? Paano niya maalis yun? Paano niya magagawang linisin ang kanyang sarili kung nandun pa yung mga nakaraang karumihan niya? Kahit nababaguhin na niya ang kanyang buhay, magpapakalinis na siya, paano pa yung ang kanyang mga nagawang mga kasalanan? Nandun pa rin yun. Di ba? Hindi siya nalilinis. Okay? Kaya, ito yung susi. Ang salita ng Panginoon. So, mai-illustrate natin yan sa isang stained glass window. Ayan, usually sa Grand Cathedral yan. Over time, of course, nadudumihan niyang yung window na yan at nakukubera niya ng grime at na-obscure yung vibrant colors at saka yung intricate designs. Yung liwanag na dati sumisinag na napaka-brilliant through the glass ay nagiging malabo na. Kaya isang master craftsman ang tinatawag para i-restore yung window na kung saan with great precision, sinisimulan niyang linisin ang bawat piraso ng glass, removing the layers of dirt and grime, at habang ginagawa niya ito, yung tunay na kagandahan ng window ay unti-unting na re-reveal. Yung colors ay nagiging vivid uli at yung liwanag nag-shine through na, illuminating the cathedral with a radiant glow. So sa ganitong process, ang window, di naman niya kayang linisin ang kanyang sarili. It must rely on the skill and dedication of the craftsman. Yung restoration, ito po yung act of grace, transforming the window from a state of obscurity to one of a brilliance. Gayun din naman, yung ating spiritual transformation ay kagaya ng stained glass window, being cleansed by the master craftsman. We must humbly accept Jesus' complete cleansing, allowing Him to remove the impurities of sin and restore us to our intended beauty. Kaya ang transformation ito ay hindi to something na we can achieve on our own. It is an act of God's sovereign grace. Just as the window must be fully surrendered to the craftsman's hands, we must fully surrender to Jesus, trusting Him to cleanse and transform us completely. Isa pang illustration natin, itong sa Zechariah 3:1-5, na makikita natin ang story ni Joshua, high priest, na nakatayo before the angel of the Lord, na nag-aapi sa kanya si Satan. Nakadamit ng filthy garment si Joshua, symbolizing the sin and impurity ng mga tao na nirepresents niya. Yung angel of the Lord, tinutusan si Joshua na alisin yung kanyang filthy garments at palitan ng pure, clean clothes na nagsisignify ng God's forgiveness and cleansing. So Joshua's cleansing illustrates the necessity of divine intervention for true spiritual transformation. Despite his positions as high priest, Joshua could not cleanse himself. Kinakailangan niya ng God's sovereign grace to remove his impurity and clothe him in righteousness. Kaya itong act ng cleansing, it was not based on Joshua's merit, but on God's grace and mercy. Similarly, our spiritual transformation requires a humble acceptance of Jesus' complete cleansing, recognizing that it is an act of God's sovereign grace, just as Joshua's cleansing was an act of divine grace. Kaya, humango tayo sa ilang mga reformed theological insight, gaya ni John Calvin, sinabi niya, We must remember that the inward renewal which is begun in us by regeneration is not completed in a moment, a day, or a year, but by continual, even by slow advance. So Calvin emphasizes that
Spiritual transformation is a gradual process of renewal, which requires ongoing acceptance of God's work in us. This aligns with the idea of continually accepting Jesus' complete cleansing. R.C. Sproul once said, "Sanctification is the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God, and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness." So R.C. Sproul highlights that sanctification or spiritual transformation is entirely a work of God's grace. This supports the notion that our transformation is an act of God's sovereign grace. What's more, ito naman si J.I. Packer, sabi niya, regeneration is a work of God's grace, wherein we are spiritually reborn, and it is the foundation of all subsequent sanctification. So Packer underscores that our spiritual rebirth and subsequent transformation are acts of God's grace, and this reinforces the idea that true transformation requires recognizing it as an act of God's sovereign grace. So here's the challenge. Are there areas in your life where you have resisted Jesus' cleansing? Isa na nalangin si St. Augustine of Hippo na alinisin siya sa kanyang ilang mga kasalanan, sabi niya sa Lord. Pero pabayaan siya sa mga iba pa. So, ibig sabihin, hindi talaga, nung una, hindi pa siya lubos na magpalinis sa Panginoon. Meron pa rin siyang pinakaingatan. But, kaya nga tanong, gaya ni St. Augustine, have you held back parts of your heart thinking you can manage them on your own? Here's a life situation. Consider the life of a busy professional. He is constantly striving for success. Ang mga kagaya niya ay maaaring mag-excel sa kanilang career. But they struggle with pride, stress, and neglect of their spiritual lives. Despite their achievements, nararamdaman pa rin nila yung emptiness that success cannot fill. Ang person ito na ngailangan ng humble surrender, no? Na isurrender lang kanilang ambition and anxieties to Jesus, allowing Him to cleanse and transform every part of their life. Now, si marami sa inyo na kilala kay Baron Geisler, lang yung mga nanonood sa TV, meron siyang testimony. At yung kanyang testimony is a powerful story of redemption and transformation. He has openly shared about his struggles with addiction, anger, kasi bipolar siya, and personal issues that led to numerous controversies and legal troubles. Ilang beses siyang nakakulong. However, his life took a significant turn when he found faith and began his journey towards recovery and spiritual renewal. And Geisler credits his transformation to his newfound faith in God. He has spoken about how attending a rehabilitation program and receiving support from his family and faith community played a crucial role in his recovery. But he often emphasizes the importance of surrendering to God's will and allowing His grace to work in one's life. In his testimony, Geisler highlights the moment he realized he needed to change and how he turned to prayer and scripture or Bible for guidance. He found solace and strength in the Bible, which helped him overcome his past and start anew. His story is a testament to the power of faith and the possibility of change, no matter how difficult one's circumstances may be. And I appeal to you, I challenge you to humbly surrender every part of your life to Jesus. Just as Peter desired complete spiritual cleansing, we too must allow Jesus to cleanse us fully. This means acknowledging our need for His grace in every aspect of our lives and trusting Him to transform us completely. Let us not settle for superficial change, yung pang-ibabaw lamang, but seek the deep, transformative work of Christ, recognizing it as an act of God's sovereign grace. And as a conclusion, spiritual cleansing is essential for restoring our relationship with God, renewing our minds, and empowering us to live holy lives. By embracing confession, repentance, and the transformative power of God's grace, we can experience profound spiritual renewal and walk in the fullness of His love and purpose. Let us commit to this journey of purification, allowing God's light to shine through us and transform every aspect of our lives. And to shorten this conclusion, embrace spiritual cleansing to restore your relationship with God. Renew your mind and live a holy life. Tayo po ay tumayo at tayo ay manalangin. Heavenly Father, papasalamat po kami sa powerful message ng humility
and transformation na aming tinatanggap ngayon. As we reflect on the example of Jesus washing the feet of His disciples, kami po ay napapalahanan ng lalim ng iyong pag-ibig and the call to serve one another with humility and grace. Lord, we ask you that you cleanse our hearts and mind, purify us from all that hinders our relationship with you. Tulungan niyo po kami na yakapin ng lubos ang inyong paglilinis, allowing your grace to transform every part of our lives. Nawa kami ay sumulong from this place with a renewed commitment to serve others, just as Jesus served His disciples. Empower us, Lord, to live out this message in our daily lives, showing love, humility, and grace sa bawat isa na aming nakakasalamuha. Let your light shine through us, drawing others closer to you. In Jesus' name we pray. Amen.